Sa punto po ito, makakausap natin si Cagayan Governor Manuel Mamba. Magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali, Rafi, at si Conner, sa lahat ng nakikinig sa atin. Opo, paimbisigan daw po ng DILG yung mga alkalde at ibang lokal na opisyal ng probinsya na missing in action ni Kanga sa kasagsagan ng Bagyong Ompong. Meron ho ba kayong impormasyon patungkol dito at ano pong reaksyon nyo rito? Well, okay. I think it would be best para ma-investigahan nga yung truth about all of this. Wala namang nag-apply sa akin kasi ng travel order or travel authority. So I think even though nalalapas sila. Well, kung nag-apply sa akin travel authority, I could have prevented them from doing it. Dahil ng Monday, dito sa amin, sa flag raising ceremony, I have already sinabihan ko rin sa tao dito sa province na a super typhoon is coming. That is why kung nalaman ko lang yung pag-alis nila, I could have prevented all of this. Para po sa kabatiran na ating mga manonood, paano ho ba yung requirements para mag-travel itong mga local officials? Ano ho yung prosesong dapat pagdaanan nito, Governor? Well, dapat kumuha sila sa atin ng travel authority. The mayors, the vice governor, and even the provincial board members. For the provincial board members, if it is official. And I believe it is official dahil meron daw silang invitation. But none of them ang kumuha sa akin ng travel authority. So kahit po Malacanang ang nag-imbita sa kanila, for example, dapat daanan pa rin nila yung ganong proseso, Governor? Yeah, wala namang exemption yun eh. Basta you get out from your jurisdiction, there has to be a travel authority for the vice governor and the mayors. And for the board members, ang point ko doon is, if it's official, they have to get a travel authority. And then, the same thing, no, pag nagpa-file din sila ng leave of absence nila, they'll have to get a go signal from me or an approval. Kahit na ministerial, they have to get it from me also. So doon pa lang po, may violation. Ano po yung binaviolate nila sa LGU code kung meron man? Doon sa hindi nila paghingi po sa inyo ng authority to travel? Well, it's a mandate of the local government code yun. So isa rin dito na violate nila. And I'm now consulting sa legal office namin kung ano. And I'm thankful sa DILG who took the initiative. Dahil napaka-importante talaga to provide leadership, especially in a crisis, in a disaster like the super typhoon. And precisely kaya po na-institute itong ganitong proseso. Para sa mga ganitong pagkakataon, hindi ho ba na dapat in place sila, nandyan sila sa lugar, kapag may ganitong mga pagkakataon, hindi ho ba, Governor? Yeah, that's right, Rafi. Napaka-importante. In fact, ako when I was mayor also, I see to it na nakaka-uwi ako as fast as possible kasi hahanapin at hahanapin ka ng constituency mo, hahanapin ka ng media, hahanapin ka ng national government because the decision making is made by you. So it's so important na nandun ka. And I think this is a very good learning experience for all of us para next time hindi na mangyari. Opo. Ang sinasabi po kasi ay posibleng nasa Maynila na itong mga local government officials na ito noong paparating na itong bagyo. Pero ano po yung projection nyo noon? Ilang araw pa lamang alam nyo nang may paparating na super typhoon in Niuba dyan sa inyong lugar. So dapat nakabalik na sila. On my part, September 8, kasi I monitor kayo sa CMN, especially nung dumadating yun sa Guam at Manila, it could develop into a super typhoon. Nag-forward na ako sa mga department heads ko. Kasi I think, sa akin, it's so important na huwag ka lang umasa sa pag-akta. So, kasi may lahat naman ng interviews natin na yun, international man. So, especially on weather forecast, pang ganito. Pero, ewan ko. Puro ugali. Pero as early as Monday, sabi ko nga sa aming flag raising, sinabi ko na dadating super typhoon. That was
10. Eh, dumating yung super typhoon natin, 15 pa. Mm-hmm. So, Governor, wala pong rason dapat kung yung mga local officials na sabihin nilang hindi nila alam or yung projection nila, makakabalik sila after nung event nila sa Palasyo ng Malacanang, hindi po nila magagamit yung ganoong reasoning? Well, nagkaroon na kami ng super typhoon in 2016. Nakita nila yung devastation. Mm-hmm. In fact, it was quite easy sa amin na magkaroon ng preemptive evacuation na dahil takot yung tao mag-stay sa mga bahay nila. Nakita nila how dangerous and how devastating yung typhoon Lawin noong 2016. Mm-hmm. So that should have rang a bell or a team ng super typhoon. Mm-hmm. So, Governor, nabanggit nyo kanina na tinatanong niya yung legal team kung anong po pwedeng action dito. So, bukod po dun sa DILG investigation, may gagawin pa ho ba kayong investigation din on your end? Of course, kasi I will be negligent if I will not do that. Mm-hmm. Ako naman yung dirahin. Mm-hmm. No, it should be, kasi it's so hard na pagtakpan pa natin ito. No, para sa akin, para sa akin lang. Mm-hmm. We could not be negligent pag ganito. I am a very new governor of the province. It's my first term. Mm-hmm. And I feel na kung matuunan natin lang itong mga kahit maliliit na makapagkakamali, we will be much better next time. Mm-hmm. Ano pong posibleng mangyari sa mga local officials masasabing guilty sa neglect of duty sa mga ganitong pagkakataon, Governor? Ay, hindi ko eksakto alam pa. Mm-hmm. I'll try to plan. No, I'm not a lawyer. I'm a medical doctor by profession. But I think the lawyers are open. In any case, hintayin po namin yung resulta ng inyong investigation and of course, yung investigation ng DILG. Pero kumustay na rin po namin yung sitwasyon ng inyong mga kababayan dyan pagkatapos po ng ompong. Kumusta na po sila ngayon? Well, meron na kaming klase in all levels. Maganda yung aning weather ngayon dito. And then, ang power namin, konti pa lang meron. Tugigraw pa lang ngayon ang meron dito sa amin. The whole province, wala pa rin. Partial pa rin ang tugigraw. And then sa communication, both telcos, it's not still operable sa buong probinsya. Our northern provinces, northern towns, wala pa rin na ngayon. And then, may mga relief operations pa rin kami in the far-flung barangays katulad ng mga island towns and island barangays namin at saka yung malalayo talaga na nasa kabundukan talaga at tinutulungan kami ng Philippine Air Force. Mm-hmm. na nagpapadala ng relief goods. Mm-hmm. Grabe yung nangyari sa amin. Opo. Sa pananim, sa agriculture, livestock, fishery, we have an estimate cost of loss of about 4.6 billion pesos. And then as of now, ang reported na nasirang totally blown houses namin. The report for validation pa ito is 10,528. Ang partially destroyed houses is about 65,000 for validation ito. Kaya we need a lot of help from people, from the national government, and from among ourselves. Opo. Yun nga po, Governor. Help us out. Mm-hmm. Tulungan sa mga, po kami. Sa mga gusto pong tumulong po sa inyo, ano po yung mga pinakakailangan ng inyo pong mga kababayan sa ngayon? Nasa inyo pong pagkakataon para manawagan, Governor. Ang kailangan po namin sa mga totally blown houses namin is mga tarapal or mga tent houses. Kailangan po namin yun. But we will give this individually sana sa mga nawalan ng mga bahay. And then, we need a lot of pang-subsidize lang sa mga farmers natin. No? Of course, the national government will help out sa mga subsidies sa mga farmers. So, yun po ang mga kailangan namin. And we need to sustain kahit papapano, kahit price lang sa mga farmers and those mga tao na totally blown up. Mm-hmm. Okay, sige po. Sana po sa mga nakarinig ng inyong panawagan, makapaghatid din sa inyo ng tulong. Maraming salamat po sa inyo, Governor. Maraming salamat po. God bless po sa inyo. Salamat po si Governor Manuel Mamba ng Cagayan.